magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating channel at sa araw na ito. Ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng buto ng mansanas. Yung una kong video, tinuro ko sa inyo kung paano magpatubo ng buto ng apple. At ngayon, ituturo ko rin kung paano magtanim, kung paano tayo tanim yung buto ng mansanas. Pero bago natin simulan, kung tayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag natin kalimutan mag-subscribe at siyempre pinutin natin yung notification bell para updated po tayo sa mga susunod ko pang video. Okay, umpisan na natin ang pagtatanim ng buto ng mansanas. Nandito na po yung buto ng apple na aking pinatubo. Pinatubo noon mga 7 days. Nandito na. Ito na po yung buto ng apple. Ito yung roots niya. Yan. At ang gagamitin natin, gagamit tayo ng garden soil. Ito yung garden soil na hindi masyadong maputik, mga kapatid. Yung lupa na gagamitin natin, huwag po tayong kukuha sa basurahan. Kasi po, sa basurahan, meron po yung mga plastic na nasunog doon. At yung plastic dumikit sa lupa. At yan po ang isang bagay na ayaw ni apple, mga kapatid. Pangalawa, itong rice hull. Yung ano ng palay. Yan. Pangatlo po, yung dumi ng kalabaw o kaya baka. Ito. Ang gagawin natin dito sa dumi ng kalabaw, basahin natin kagaya nito. Tapos paghalo-haloin natin, mga kapatid. Yan po ang garden soil. Pagkatapos, lagyan natin ng rice hull. Mas maganda kasi kapag mas marami yung rice hull. At saka yung dumi ng hayop para may pagkain ni apple. Pero paalala lang po, huwag po tayong maglalagay ng kahit anong fertilizer. Ito lang ang gagawin natin. Lagyan natin ng dumi ng hayop. Halo-halo natin. Okay. Pagkatapos, yung gagamitin natin ay yung black na cellophane. Ito po ay 5x10 pero kinat ko po ng 2 inches ito. Tapos ilalagay natin yung napaghalo-halong organic, mga kapatid. Mas maganda kasi pag mataba yung lupa. Tapos, butasan natin yung hindi masyadong malalim. Kahit ganito lang. Yung buto ng apple, yan o. Ang tamang paglagay dito ay ganito.
dapat yung roots ang mas una. Ayan, tapos pagkatapos, diligan natin ng tubig. Ayan. At pagkatapos yan, mag-a-apply tayo ng fungicide. Ayan. Yung fungicide, mga kapatid, ay ito po ay pinoprotektahan niya yung roots ng apple para hindi magkaroon ng fungus, mga kapatid. Kasi po marami po yung mga lupa na may anong tawag doon, yung may sakit ng lupa na pwedeng sumira sa roots ng mga tanim natin. Kaya gagamit po tayo ng Detain fungicide. Yan. Yung Detain fungicide, ito, yun po ay isang powder. Ihalo natin sa yung tubig na 4 liters, lagyan natin ng isang kutsara. Kutsara na fungicide. Tapos ihalo-halo natin. At yung pag-spray, mga kapatid, pwedeng gawin natin ng 3 times or 2 times a week para maprotektahan si apple. Ayan. Ang pag-i-spray ay gawin natin sa bandang hapon, kahit mga 6:30 o kaya 5:30. Ayan. After 3 days, sisibol na po yung apple, mga kapatid. Yan po ang simpleng paraan kung paano tayo makapagpatubo at mabuhay natin yung apple. Nandito po yung isang napatubo ko noon, pero marami ito, mga kapatid. Pero kumuha ko ng isa para example. Ito ay wala pang isang buwan. Yung una kong apple, pag tignan natin yung una kong video, makikita natin doon, yung una kong apple ay mga 8 meters na po siya. Malaki na po siya. Kasi 1 year na po. Yan po nga, mga kapatid, ang simpleng paraan para tayo po ay makapatubo at makapag-alaga ng puno ng mansanas. Thank you for watching, at sana po may natutunan kayo sa video ang ipinakita ko sa inyo. Thank you and God bless.